Narito ang ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love ngayong gabi. Panoorin natin. Alin, ikaw yung nagre-reklamo. Opo. Sino itong inireklamo mong kumari mo? Si Mata po. Mata? Mata. Hulaan ko, malaking mata. So, sabi ko sa inyo, napakaano nyo. Kayo yun ha? Dadamay nyo pa ako. Okay, si Mata. Ano tunay niyang pangalan? Anjanette po. Anjanette. Oh, okay. Tawagin na lang natin sa Anjanette. Oo. Oo. Okay, eto si Anjanette ay iyong kumare. Anong problema mo kay Anjanette? Siya po may problema sa akin kasi po, pag nakikita niya po ako, pinagkitsismisan niyo po ako. Sinasabi po nila na pokpok daw po ako ganyan. Nangilalambo ko daw yung asawa niya kahit hindi naman po totoo. Okay, bakit? Saan nang galing ito? Itchini-chismis kanyang pokpok ka? Ewan ko po sa kanya, pero ganito po kasi, may sikreto po akong sinabi sa kanya. Hey, yan, pwede mo bang sabihin sa amin o hindi? Yung dati po kasi nagloloko ako ganun, pero hindi ko naman ako binawi. Ah, so dati nagloloko ka, nangangaliwa ka? Dati po. Dati, may kinakasama ka at nanlalalaki ka dati pa. Dati po yun, pero yung nagkaroon na po ako ng anak. Dati yun. Opo, dati ngayon, pa po yun. Ngayon, ikwinento mo yun kay Mata. Mata po. So, si Mata, yan pinagkakalat niya ngayon. Opo. Bakit niya biglang pinagkalat yung dapat ay sikreto niyo lang dalawa? Ano dati nangyari? Po kasi, buntis po kasi siya. Di ko po alam kung pinaglilihan lang po ba niya o dahil po ba sa nararamdaman niya na baka postpartum nga po, ganyan. Iniintindi ko na lang po siya. Baka po, ano? Postpartum po. Bakit ikaw ang pinag... Magkumari kayo eh. Opo. Kaninong anak, inaanak? Anak po po yung inaanak niya. Inaanak niya. Opo. Ilang taon na kayo magkumari? Nung nakaraang taon lang, 2021 lang po kami nagkakilala. Nung 2021 lang. Opo. Tapos, marami naman na kayong pinagsamahan. Opo. Biglaan lang ba to na ganyan ang tingin niya sa'yo at bigla hindi kanyang po, nung last year lang po siya nagkaganyan sa'kin. Ano nga pinag-umpisahan sa tingin mo? Yung sa asawa daw po niya, nilalandi ko daw po kahit hindi naman. Dahil nga... Yung asawa? Oo. Dahil po dun siguro sa sekretong sinabi ko na pinaginalaan niya po kung ganda naman po totoo. Malalaman natin kung mali nga ang iniisip ni Edna Lynn. Mata, pasok! Mata, matanong kita ha, ano ba talagang tunay mong pangalan? Anjanette po. Anjanette. Totoo ba na nakita mismo ng dalawang mata mo na nilalandi nitong... Si Edna Lynn ang iyong asawa? Paano? Paano nilalandi? Yung bumibili po yung asawa ko ng kape. Tapos bigla siya pong lumapit na, pre, bakit naman? Ganun-ganun yung asawa ko. Paano yung mukha, Edna Lynn? Hindi naman, no. Gumanon si Edna Lynn, no? Totoo? Kailan to? Ilungaling yan. Uy, ilungaling ka dyan. Ano, asawa mo lang pwede lumapit sa tindahan? Uy, baka nga eh. Diba sinagot mo nga, pre, bakit naman? Ano yun? Anong baka naman? Baka sariling gawa mo lang yun. Anong sariling gawa? Ano gagawin ko sa asawa? May asawa ko. Oh, tutawa ka. Talaga? Di mo nga tinuturing na asawa yun eh. Anong hindi tinuturing? Ano, mas may alam ka pa sa akin sa asawa ko? Malamang. Asawa? Teka, kayo ba ay matagal nang magkaibigan? Nakaraan lang po, 2020 nakaraan yung 2020 lang, yung sinasabi. Pero magkakapit-bahay kayo? Dati po. Ngayon po, magkaibang iskinita na po kami. Okay, saan ba kayo naging magkaibigan muna? Yun doon po sa isang iskinita po. Nagkikita kayo doon. Okay. Ikaw ba, Anjanette, kaya mo sinasabi na nilalandi yung asawa dahil naisip mo, before, may kwento siya sa'yo na nagloloko siya. Baka yun ang dahilan, kaya para kang, tama ba, nag-alala ka o napraning ka ba na pag lumalapit siya sa asawa mo, akala mo nilalandi na yung asawa mo? Or sigurado kang nilalandi talaga? Pero nakita ko po talaga eh. Nagkakita-kita ng dalawang mata ko na iniimas niya yung asawa ko. Eh sabi niya, pre, baka naman. Tapos, bumunta ako, bila siyang umalis. Ba't kaya imasin yung asawa mo? Paanong hinimas? Umiinom siya po dito sa braso. Ano?
Kailan to? Wala pong katotohanan niya yung sinasabi niyang baliw na yan. Kumbaga, so ano naman, nung nakita mong hinimas yung asawa mo, ano naman naging reaction mo? Mapit po ko sa kanila. Oh, ano sabi mo? Wala, bigla siyang umalis eh. Eh, wala ko naman talaga sasabihin kasi wala naman talaga akong ginawa sa asawa mo eh. Ano sabi ng asawa mo? Hindi ba siya nagkwento o na parang may ganun siyang naramdaman mula kay Edna Lynn? Hindi naman pa siya nagkukwento eh. Ana! Ate Mirna! Paano mo nasabing tumigil na talaga itong si Edna Lynn sa pagtingin sa ibang lalaki? Wala pong katotohanan ang sinabi ni Mata na nalalaki si Edna Lynn. Sa ngayon po, dahil nakaranas na po siya ng pambubugbog ng asawa niya. Dahil sa katitihwis! Okay! Kani-kanino ko po naririnig na nakikipaglandian daw pong inaanak ko na wala naman pong katotohanan. So, siya po, umiyak na umiyak sa akin. Nagsumbong. Oh, wala na po siyang ibang lalapitan. Pinag-aaralan ko po yung sitwasyon and I'm looking at it on the spiritual side. Kaya lang si Mata, magandang umaga sa iyo. Matatahimik tayo pag pinakinggan mong mabuti ang sasabihin ko. Noong nabubuhay pang nanay ko at bagong kasal pa lang ako, halos lahat ng lalaking tumabi sa misis ko, pinagsisilosan ko at nagiging source ng away naming mag-asawa. So, ang nanay ko nakiusap na sa akin, sabi niya, anak, kung magseselos ka, tumahimik ka, huwag kang maingay. Gamitin mo lahat ng senses sa katawan mo, senses mo sa ilong, sa pangamoy, sa pandinig, sa mata, and everything. Gamitin mo yon, huwag kang dada ng dada. Kasi kung may ginagawang masama ang misis mo, mag-iingat yon, wala kang mahuhuli. So, kung tahimik ka, may mahuhuli ka. Kay Mata, I think this is more of insecurities. Kasi may nalaman siyang sikreto ni Edna Lynn noong araw. So, yung asawa naman niya, nang madikitan ni Edna Lynn, eh, nagsimula na siyang mag-isip ng hinihimas o hinahaplos. Sa nagseselos, napakadumi ng isip natin. Negative yan talaga. Pag may pagkakataon kang makikita, magbibintang ka. Kasi grabing insecurities yan. Di ba? Gusto kong paniwalaan na itong dalawang ito talagang matagal ng magkaibigan at alam na yung baho ng isa't isa. Now, on the spiritual side, ito po ang halaga ng uri ng ating pamumuhay, Edna Lynn. Ang itinanim natin, nagbubunga. Okay? Nakapagtanim tayo ng hindi maganda nung araw. At ang tao ay talagang magaling humatol. No? Yung impression na ginawa mo nung araw, na I'm sure pinagsisihan mo na, eh magtatagal yan sa mata ng maraming tao. Ganyan kahirap. Kaya nga tayo, hanggat maaari, ang ginagawa natin laging tama sa tulong at awa ng Diyos. Kailangan araw-araw nagpapagabay tayo sa Diyos. Maaaring may sabihin sa iyo si Mata. Maaaring insultuhin ka niya sa mga maruming nagawa mo nung nagdaang panahon. Pero sa mata ng Diyos, mahal ka niya, bibigyan ka ng isang bagong pagkakataon pa. Maraming salamat, Dr. Love!